guys! Welcome na naman ulit sa aking garden. Ako pala si Yura, ang inyong bisayang plant tita. So for today's video, i-share ko sa inyo about sa flower ng aglaonema. Guys, yung mga sinashare ko sa inyo, yun lang po yung kung paano ko sila inaalagaan, kung ano yung mga fertilizer na ibibigay ko. Hindi po ako expert ha, basta yung mga sinishare ko lang sa inyo, yun lang din yung kung paano ko sila alagaan. So kung baka meron pa kayong idea, mas okay, ayan, pwede nyong i-share, i-ano nyo lang sa comment section natin. So yun na nga, pag-uusapan natin ang bulaklak ng aglaonema. So, nakakatulong ba to sa kanya or hindi? Yan, kasi magsasummer na. Kadalasan, ang ating mga aglaonema ay panay bulaklak. Yan na nga guys, dahil tag-init na ngayon, kadalasan, yung mga aglaonema ko ay namulaklak. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ganito po, yan yung bulaklak niya. Malalaman nyo yan pag kung dahon, kasi ang dahon, hindi po siya pabilog. Pag ganito po siya, oh, yan. Yan, kung nakita nyo. Ganito. Pag ganito po yung hugis na yan, yan, bulaklak po yan. So, bakit kailangan natin tanggalin yan? Pumangit yung dahon. Huwag nyo na yung ano na. Kung may mga aglaonema kayo, na namumulaklak, ang gagawin nyo guys ay tanggalin nyo yung bulaklak, kasi po hindi po yan nakakatulong sa inyong aglaonema. Yan po yung magre-reason kung bakit pumapayat ang inyong aglaonema or mabagal po magkaroon ng dahon. Kasi dapat po yung nutrients na kailangan sa inyong halaman o kailangan sa mga dahon, napupunta lang po yan sa bulaklak. So, mas maigi po ay tanggalin nyo yan. Isa din yan guys, sa useless lang din to kung naglalagay kayo ng abuno, pero ayan, pinabayaan nyo lang yung mga bulaklak. So, kung napapansin nyo, naglalagay naman ako ng abuno, naglalagay ako ng fertilizer, pero bakit ganun pa rin yung aglaonema ko? Dahil po iyan sa dapat na mapupunta, yung nutrients na mapupunta sa inyong halaman ay sa dahon, napupunta na lang dito. So, kailangan natin tanggalin yung, yan, kung gusto nyo talagang kumapal ang, so, palakihin ko lang yan kunti guys para pa matanggal ko ito. Kung gusto nyo talagang kumapal ang dahon na inyong aglaonema, kagaya sa mga aglaonema ko, kasi ako talaga po ay tiyagaan po akong nagtatanggal ng flower. Hindi po lahat ng bulaklak ay nakakatulong sa halaman. Merong mga bulaklak na hindi nakakatulong sa kanila. Meron ding bulaklak na nakakatulong sa inyong halaman. So like yan, yung mga bulaklak niya, hindi yan pwedeng pabayaan nyo kasi hindi siya nakakatulong doon din sa mayana. Yan, hindi rin nakakatulong yan sa inyong mayana kasi doon sila mabilis tumanda. So like, kagaya din po nito, ayan. Kaya kailangan natin tanggalin yung bulaklak para lalong kumapal yung dahon niya, kasi kung pabayaan nyo lang siya ng ganun, mabagal po dumami ang kanyang dahon at saka payat siya tingnan. Kaya kung napapansin nyo yung mga aglaonema ko talaga, walang masyadong bulaklak kasi ganun po yung ginagawa ko. Tinatanggal ko yan. Naman siyang palabas. Yan. Tanggalin na natin yan siya guys, pero parang kulang pa siya. Pahabain ko lang to siya ng kunti. Kasi kung pag tinanggal ko yan agad, parang mapuputol to. Wait lang. Tatanggalin lang natin to siya. At saka ano siya, mabagal yan magkaroon ng mga ano guys, mga supling. Eto, ayan oh. Pero meron ako ditong inaabangan. Yan, nanunuyo siya. Bakit kaya? Hindi ko napansin yun.
Marami na yan siyang mga supling, kaso lang nalusaw siguro sa init. Niya Carmen. Yan, tanggalin niyo yung mga ganyan para gumanda yung dahon na inyong aglonema, at para makapagbigay pa siya ng maraming dahon. Yan ang mga ano. So, hindi pa ako nag-fertilizer nito ulit, guys, kasi pa summer na. Yun na nga sinasabi ko, pag summer, hindi po ako naglalagay ng fertilizer sa aglonema ko. Ang ginagawa ko ay naglalagay lang ako ng ice. Yeah. Diba, yung mga aglonema namin ay nagkalat lang dito. Kasi nga, wala na kaming paso, guys, panglalagyan. So, yung ginawa ko naman last year yata yun, yung nagpurupa ako ng, pinagtatanggal ko na yung mga supling niya. Ang ginawa na naman ngayon, dumami na naman. So, ayan. Kaya ang ginagawa ko, yung mga anong pinagkakalat ko na lang dito sa lupa, kasi wala na nga kaming paglalagyan, puno na. So, ito yung flower ng aglonema. Ang variety po nito ay siya Snow White. Eh, ganyan yun siyang kulang. Kulang to siya sa araw pag ganito yung kulay. Pero pag ganito yung kulay, guys, siya sa kulay pag ganyan. Kasi ito kasi siya natatamaan talaga to ng araw. Pero doon talaga ay hindi. Ang ganda niya tagnan, no? Kitan lang ako. O, diba? So, yan. Kasi isang sanga lang yan. Ay, isang puno lang yan. Pero maraming sanga. Ay, meron ako alam niyo, binili ko to isang sanga lang, pero ngayon nagkaroon na siya ng mga anak-anak ko. Pero ito yata ay wala pa. Mas marami po sa akin dito ay ang Snow White. Ito siya, mga anak-anak lang to dati. Yan, nilipat ko na. So, yan, ito mga propa-propa ko lang yan, si Pink Lips. Ay, si Pink Lipstick at saka si Red. Ito yung anuhin nyo, guys, so pagbabasihan. Yan. Tapos ito. Yung dahon. So, ganun lang yung ginagawa nyo. Tapos, pag may mga ganun yan na, tanggalin nyo na yan siya, guys. Yan yan. Fertilizer nito, pag hindi naman summer, ang nilalagay ko na ngayon ay urea. Dati kasi ang ginagamit ko ay MSG. So, nagpalit po ako ng fertilizer. Ginagamit ko ngayon ay tawag niyan urea. Pero kasi pag summer talaga, hindi po ako nag-a-apply ng fertilizer sa kanya, sa kanila, yun sa mga aglonema ko. Kasi may napansin ako dati, ang mabilis po nanilaw ang dahon ng aking aglonema. Mas maganda po sa kanya ay nasa shaded area lang siya. Natatamaan siya ng araw, morning sun. Pero huwag niyong i-full sun kasi mabilis siya masunog. Hindi kaya ng dahon niya. Kasi ang dahon po ng ating aglonema ay manipis lang. Pagtanggal lang ako ng mga pangit na dahon. Ugaliin niyo itong tanggalan ng mga ganyang dahon, guys, para maganda sila. Tingnan niyo siya. Ang bintahan po ng aglonema ngayon na Snow White, parang nasa 300. Depende po yan. Pero isang puno dito sa Tagaytay, sa ulat, may mabibili kayo 8 pesos to 100. Pero pag sa mall kasi, mahal-mahal na parang umuulan. Ito siya, prayer plant yan, ha? Hindi yan aglonema. So, tanggalin ko yan. Magtanggal lang ako ng ano. So, ganun ang gagawin nyo, guys, ha. Kaya tinatanggal natin yung mga flower sa ating aglonema para lang hindi sila pumayat. Dumadami ang dahon at ang kanyang mga supling. Kasi yung nutrients na kailangan ng ating halaman ay kailangan ng dahon ay napupunta lang sa ating flower. Ayan. Tips, kailangan siyang maarawan kahit morning sun lang. And then, yung lupa pong ginagamit ko, garden soil lang yan na may halong ipa. Fertilizer, urea, 2 times
ay, 2 times a month ako naglalagay. Tapos, pag summer, hindi po ako naglalagay ng fertilizer. Ang ginagawa ko lang po ay nagdidilig ako ng malamig na tubig o kaya naglalagay ako ng ice sa kanila. So ngayon guys, ang bintahan po ng aglonema ay bumaba po yung presyo. Kasi alam nyo ba dati ay ang bili ko nito, ang presyohan niyan dati umaabot ng 1.5. Yung nag-umuso pa yung aglonema, nag-1.5, 2K to 1.5. So, gustong-gusto ko talaga siya bilhin guys kasi maganda yung kulay. Kaso lang, mahal siya, hindi ako bumili. Nung bumaba na yung presyo, saka na ako bumili. Nabili ko to siya ng 600, pero alam nyo, ang presyohan ngayon niya ay nasa 350. Nagtatanong ako, bumaba na po yung presyo ng mga aglonema. Yung mga rare, may mabibili na kayo na sa mga 500, 350. Yung dating 1,000 na mabibili nyo 1,500. Ayan, nakakabili na kayo ng ano guys, ng mura-mura. Kasi dito sa Tagaytay is BD Road guys, maraming dyan nagbibinta ng aglonema. Ayan yung aglonema nila, tinatanong ko yung presyo, meron ng 350, yung dating 500 to 600 to 1,000. Yun nga yung ito nga yung nabili ko dati to ng 600, ngayon 350 na may tawad pa nga eh. So ayan, wala pa siyang suhi. Ano to siya guys, rare to siya. Hindi naman siya mahirap alagaan. Pero kailangan lang siyang paarawan kasi kung hindi mo siya paarawan morning sun, ang mangyayari yung dahon niya ay tumatayo. So kailangan siya paarawan mo morning sun lang. Huwag mo namang i-full sun kasi nga sabi ko sa inyo, hindi nila kaya yung sobrang exposed sa araw kasi nasusunog like dito sa akin. Ayan siya, hindi yan siya aglonema guys. Ano yan siya? Isa siyang uri ng Philodendron Moonlight. Yung pinakananay niya nandun sa harapan, naaarawan, pero ang nangyari nasunog. Pero meron din namang isan, ito siya guys, ito yan. Meron akong kertips niya, panuurin niyo. So yan siya kasi nasa malilim siya, natatamaan ng morning sun, kaya siya nagiging lush tignan. So yun lang. Lang po ang ma-share ko sa inyo about doon sa ating aglonema na flower ng aglonema, bakit kailangan tanggalin. So yun lang guys, ayan siya. Gustong-gusto ko talaga si Snow White. Alam niyo ba yung Snow White na yan? Hindi siya mahirap alagaan. Basta itanim niyo lang siya sa lupang may halong ipa kasi doon siya dumadami yung supling niya or tinatawag na suhi, suloy. So, ayun guys, meron ako nandun sa mga paso-paso. Makuha guys sa paso na yan. Pero yung iba, nandyan pa. Kalat-kalat yung ano namin eh. Nandun. Ito siya. Mabilis lang po talaga siya magkasuhi. Yan o. Mga bago. Ito kaya ganyan yung kulay ng dahon niya, ganyan, dahil kulang yan sa araw. So, yung mga iba nandito. And ito kasi mga pinagtatanggalan ko na yan. Dito tayo kasi nakikita yung ano na kapitbahay namin, baka magalit. So, yun lang guys. And please don't forget ulit to subscribe my YouTube channel. Ayan, ulitin ko po sa inyo. Hindi po ako expert. Baka may alam kayo kung paano ka alagaan. Basta ako kasi kayo po sila napaganda na parami ng ganun. Sa ganung paraan ko lang sila inaalagaan. Pagtanggal-tanggal ng flower, isa yan para gumanda ang ating aglonema. Maglagay ng fertilizer, gumamit ng rice hull kasi nakakatulong din yan sa kanila ko. Kasi guys, kaya hindi ako gumamit ng loam soil para dun sa ano. Kasi marami po akong aglonema. Alam nyo naman ang loam soil ay mahal. Pero okay naman siya. Kung pwede kayong pwede nyo din siyang lagyan ng cow manure. So yun lang. Bye bye.